Naalala nyo, last week meron tayong pinakitang galong-galon ng gasol, di umano. O sinasabi nila kung ano man yan, yung pala lambanog. Wow! O anong pa-effect yan? Bakit lambanog? Mamaya, explain natin ha. Parang may naamoy, palusot na naman ako rito ha. Lambanog daw yan. O, pang-inuman. O sige, diretso natin. Mamaya po, ha? Abangan po ninyo ha. Mamaya konti, papakita ko sa inyo yung video ng diskuhan dyan sa Bucor. Di umano, may diskuhan na namang. Ngayong July lang po ito. Mamaya po, ipakita natin, ha? Ang galon-galon na inakala mga produktong petrolyo na nasamsam sa Oplan Greyhound ng Bucor sa New Bilibid Prisons, nadiskubring mga lambanog pala. Hanggat makakalusot, pinagbawal ang alak. Ngayon naman, ang ginamit, yung yeast, yung paggawa ng tinapay. So, may style. Ewan ko ha, iba ang dating sa akin yan ha. Lambanog, hindi naman pala daw ito mga kung gasolina, ito daw ay lambanog. Anong pa-effect yan? Kasi galing daw sa yeast. O sa madaling salita, sa loob lang binuo. Hindi nakalusot. Ganun po ang gustong parating yan. Ganun ang datingan po niyan eh. Pinalusot. Hindi yan pinalusot na parang gasolina, pinalusot. Hindi sila tatanga-tanga, ika nga. Hindi nila pinalusot. From yeast. So siguro, gumagawa ng tinapay. Hindi ko alam paano panggawa niyang lambanog na yan, no? Pero sabi ni from yeast, ginawang lambanog. Hindi ko. Palusot ata ang datingan ni ito si Katapang, eh. Ha? Na hindi na naman sila damay dyan kasi sa loob ginawa. Legal naman yung yeast, di ba? Ewan ko ginawa sa iyo. Ginawa naman ang lambanog. Naglilinis ng kamay. Tama po kayo. Naglilinis na naman ng kamay. Parang yung baril, may nagbarilan. Sasabihin naman ito si Angelina kung hindi ba naman siya 1,000 isang tuwa. Dati na daw baril yun. Inaamag na nga. Tinamong palusot ng bobong na yan. Ganyan sila magpalusot eh. Ibig sabihin, hindi nila kasalanan. Naguhugas ng kamay. Hindi nila kasalanan bakit may nagbarilan. Dahil matagal na. Hindi, mali pa rin kayo. Kaya matagal na yan o hindi, dapat na kayo na nakaupo na check up nyo yan. Anong silbi nyo dyan? Ganun din dito sa yeast na ito. Sasabihin naman nila, hindi yan na ipasok na gasolina, lambanog yan, ginawa lang sa loob. Hindi naman kontrabando ang yeast. Teka muna, Katapang, wala din kayong silbi. Kaya sa loob, kaya sa labas ginawa yan, paano nyo hindi nahuhuli? Amoy pa lang ng lambanog, umaalingasaw na. Mahahalata nyo naman kung nalalasing ang mga tao dyan. Anong silbi nyo? Di ba? At saka, bakit kung kailang may bulilyaso kayo saka naglalabasan niyang ganyan? Kama rin sa mga nakumpiska ang mga inaalaga ang kalapati ng mga PDL. Sinasana yung kalapati nandun sa hawla. Pag bumisita yung kamag-anak, lalagyan kung ano-ano mga epektos o pera. O siyempre, yung kalapati, uuwi yun. Isa na naman, lusot na naman sila. Ibig sabihin, yung kontrabando, yung pulburon, yung pulbos, yung pera, hindi dumaan sa gate. Hindi dumaan sa mga security nila. Dumaan sa kalapate. So anong ibig sabihin yan? Sa madaling salita, si Poncho Pilato. Ano yun? Hugas kamay. Hindi ka namin kasalanan yan. Kasi kalapate nagdadala. Nagdadala ng pulbos. Naku naman Katapang. Oo, alam natin nangyayari yan. Pero alam mo, eto ha, i-observe, wala silang ginawang inangking kamalian. Never kayong umangkin ng kamalian. Puro kayo excuses. Puro kayo turo. Puro kayo bantag. Puro kayo excuses. Puro kayo turo. Puro kayo bantag. Puro kayo excuses. Puro kayo turo. Puro kayo bantag. Wala kayong ginagawa. Anong klaseng leader kayo kung walang nangyayari dyan sa loob tapos lahat paninisi kayo? Anong silbi nyo dyan? Pare-parehas kayo ng liderato ngayon. Wala kayong sense of responsibility. Wala kayong responsibilidad nyo yan bilang a leader. Kaya po mahirap maging leader ha. Ang leader po, pag lumubog ang barko, kasalanan ng leader. Pero pagka maganda, ang layag ng barko, ang papuri sa mga miyembro. Ganun po ang tunay na leader. Kayo, wala kayong ginawa kung hindi turo, sisi. Hugas kamay. Kayong dalawa ni Angelina, lagi na lang kayong malinis. Hanggat maililipat nyo sa iba, ililipat ninyo. Ba't tayo maglalagay dyan kung maglilinis lang din na maglilinis? Alam mo?
Ang tao na hindi titingin sa sarili para ayusin, walang mararating. Yung bukor na yan, walang mararating yan. Kasi lahat ng gagawin nila for 6 years, magturo. Wala na pong mangyayari dyan. Tama, maniwala kayo. Ngayon lang yan, magaganyan-ganyan, bali-balita. Pag namatay yung balita, balik na naman sa dati. Bakit? Alam mo kung bakit? Kasi ang kanilang nais, ang kanilang goal ay maituro sa ibang tao yung kapalpakan diyan. Tapos pag may maganda, grab. Pag pangit, pasa. Pag may maganda, grab. Pag ganun po ang liderato kahit saan kayo tumingin, kaysa Bucor, kaysa bansa, kaysa sa kumpanya, yung mga yan, walang tindig yan. Hindi aayos dyan. Kasi mga duwag yung mga yan eh. Hindi sila marunong tumingin ng responsibilidad. Puro pasa lang ang alam ng mga yan. Babalik doon sa pugad. Kasunod ang pagkakadiskubre ng... mga yan, huwag mo sabihin, sa loob lang ginawa, ligtas na naman kayo. Takot-takot na kontrabando, 100 Bucor personnel kabilang ang 20 opisyal ang inalis muna sa pwesto. Yung mga matitigas ang ulo talaga, scalawags na tawag ko dyan eh, hindi na empleyado eh. Sinabi yan. Tinanggal daw yung mga scalawags, hindi mga empleyado. Katapang, kapal ng muka. Tatanggalin mo yung mga tao dyan, ikaw ang bossing dyan, ikaw ang DJ dyan. Kung ikaw ay merong delikadesa, being a leader, being the leader, kung talagang may tunay kang pagmamahal din sa investigasyon, dapat ikaw ang nauunang nagre-resign. Ipakita mo. Ipares kayong kapit tuko ng amo mo eh. Nakatapang sa cataract screening and operation ng ilang mga PDL sa Maynila kanina. Kasama nga ang kalusugan at pagkain ng mga PDL sa inaasikaso ngayon ng Bucor, lalo't pinuna ito sa audit report ng COA. Nagtitiis raw sa 70 pesos na meal allowance bawat PDL para sa 3 beses na pagkain sa isang araw. Pinuna na nga ng COA na hindi raw nasusunod ang mga nakasaad sa Food Subsistence Agreement. Kaya hindi raw naaabot ang tinakdang 2,000 kilocalories per meal. Inaksyonan na rin daw ni Katapang ang sinabi ng COA na delayed procurement sa mga gamot, medical at dental supplies, maski ang 1 bilyong halaga ng mga pagpapatayo ng gusali sa iba't ibang kulungan sa bansa na subject ng plunder case na inihain nila laban kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Yo! Bantag! Dali ka na naman! Lingchak talaga ito. Ay! Ito ha, simple lang. Kahit sa magbabarkada, kahit sa kumpanya, pag ganito leader, wala talaga mangyayari. Ito, payo ko ha, kung meron mangilan-ngilan na kabataan na nanonood ng live ko, doon sa mga bragong graduate, doon sa mga magsa-start pa lang ng kanilang karir, mag-invest po kayo. Ito ha, itong nakita kong medyo nagkamali akong konti eh. Mag-invest po kayo. Di baling maliit ang sahod, kung gusto nyo maging empleyado, punta po kayo sa kumpanya na may magaling na leadership. Kasi you will learn a lot from that leader, kung sino man na magiging boss. Get a mentor. Get a boss, get a mentor. Napaka-importante niyan. Jose Habagat, maraming salamat po sa kusang loob. Ha? Thank you po sa pag-sponsor ng live ko ngayon. Thank you muli, Jose Habagat. Thank you po. Kung kayo naman ay magne-negosyo at starting pa lang kayo, invest time, invest energy, magkaroon kayo ng mentor. Magkaroon kayo ng magandang boss, magkaroon kayo ng magandang partner, hindi baling palugi, ang importante natututo ka. Get someone that you will learn. Importante dito, yung may paninindigan, may responsibilidad. Kung ako papa, bibigyan ko kayo ng payo, get a boss, exactly the opposite of Katapang. Huwag kayong kukuha ng boss, ng partner or ng mentor na ang alam ay puro turo. Kasi makukuha nyo yan. At instead na gumagawa kayo ng paraan to improve yourself, hindi mo i-improve yourself, hindi mo i-improve yung sarili mo. Ang mai-improve mo ay pagiging marites. Matututo kang maghanap ng butas ng ibang tao. At pag yan nakuna mo, especially kung fresh grad ka of ano ka, first time mo magninegosyo, mag-iempleyado, at yan ang nakuha mo, dadalahin mo yan hanggang pagtanda. Katulad nito, matanda na. Ganyan pa rin.
Bantag pa rin ang bantag. Ay, may isipin mo ang daming bulilyaso sa Bucor. Ang dami nilang kapalpakan dyan. Bantag pa rin ang bantag. Kaya huwag kayong kukuha ng ganitong boss. Kasi pag nakakuha ka dyan, mapapansin mo, 20 ka. Pagdating mo ng 60, masasabi mo, parang ako yung boss ko. Ha? Ano? Turo. Yun kasi natutunan mo. Yun ang natutunan mo sa boss mo. At yan po ay sakit na ng Pilipinas. Kada palit ng gobyerno, kada palit ng liderato sa ahensya, wala nang gagawin kung hindi manisi ng manisi. Instead na maghanap ng paraan, turo ng turo, ay ano, bantag na naman. Hello? Ang dami niyong negosyo sa loob? Sumimbulat nung ano? Lahat ng pinagkakakitaan dyan, pati GCash? May droga pa nga dyan sa loob? Instead na kung ano-ano ang inaasikaso nyo dyan patungkol kay bantag, eh, asikasuhin mo yung droga, anong nangyayari? Yung mga Pilipino talaga, oh, hilig sa ano. Kaya hindi nag-i-improve eh. Alam mo, nai-improve sa Pilipinas, ano? Sa mga Pilipino, politiko. Ano? Palakasan ng kapit. Kapit dito, sip-sip dito, sip-sip doon. Kaya nangyayari sa atin, uto-uto na entitled, na parang langaw na lagi nakatungtong sa kalabaw. Pero if tingnan nyo yung kanilang natutunan, wala. Kaya sakit ng Pilipino ang pagiging entitled eh. Dahil ang alam lang, kumapit kung kaninong Poncho Pilato, sumipsip. Pero pagdating talaga sa leadership, alang binatbat.